a video submitted by the Azucena Family Vlog. Alright, so this is the channel, 3.53k subscribers already. Mm-hmm. And this is the content submitted. Gawin, ano to? Gawin sa pag, pag-isa. Ampalaya, no more pait. May selosan. Cypro. Ba't ako nadamay dito? Okay. Ang entry niya siguro kaya at Cypro. Pero curious na ako. It intrigued me. Ngayon gusto ko na panoorin. Maganda to. Maganda tong content creator na tatin. What? Papakita ko niya. Ayan o, ang ganda. Diba? Okay, let's try to observe 7 minutes and 59 seconds. It's merely 8 minutes. Pasok. Uploaded June 26, 2021. Pasok. So let's watch. What's within the video? Dai. Nagluto ka ng ampalaya, ha? Ampalaya? Nagluto ka ng ampalaya? Baturo na lang yata tayo dito. Hindi na tayo makakapag-dumay. Makain ka lang yung ampalaya? Ano lang natin na mag-isang ampalaya? Puro na lang rito ang isda. Ayun, gigisa ko yung ampalaya. Few minutes later. Oh, tay! Hindi ko inakala na kaya niyang gumawa ng ganitong video, promise. Wala sa personality niya. Huh? Ay! Sa lahat. Obe, bang andito ka na naman? Namiss mo ba ako? Parang alam mo na naman na mayroon na naman pinapaluwasin, ma'am. Alam ko yung ito, eh. Ikaw na naman magmamagaling na naman magluto. Sasabihin mo, magaling ka na naman magluto ang palaya. Ay, hindi ako magluto. Oo. Oh, ikaw na naman ang magaling. Lumay si Rosan. Hindi naman ako nga papi. Tanong-tanong lang. Talaga, marunong kang magluto ng ampalaya, yung hindi mapait. Ibablog ulit tayo. Diba? Sige na nga, bibidyo natin. Hindi talaga mapait yung luto mo, ha? Very good ka kay mama. Ako na naman ang bad. Ito naman tayo, eh. O naman. Sige na, umpisa na natin. Alam mo talaga lutuin to, ha? Turuan mo ko. Kunwari ka pa, babag-vlog uli natin. Meanwhile. Sige na, umpisa mo, diba? Magpipicho na ako. Iwain ko muna. Iwain mo na muna yan. Video mo para madali na matandaan. Iwain ko muna. Ikaw ka kaya kaya ha. Ano ito mag-iwa? Kilay niya eh. Bilisan mo. Ito lang ang din ako natawa. Kaya mo pa rin yung gawin? Masarap to yung day, sigurado ko yun. Siyempre, BFF tayo. Sabi ko naman, si Rosie.
Tama yung angle. Panaginip lang pala ang lahat. Wala kang niluto. Lagot. Wala kang niluto. Sorry, ma. Ang galing. Kasi buti na lang, panaginip pala yun. Akala ko, totoo na eh. Papalimus kasi yung bebang na yun. Lagi na lang kumapapit. Ano daw? Lagi na lang sa marunong mo. Ayan. Buti na ako lang ng ano. Nangakang pala yan. Iksak na. Iksak ang pala yan. Imam, di ba pinapaluto niyo itong ang pala yan? Hindi naman ako kumakain ng ampalaya. Laka! Laka! Hindi naman kakain ng ampalaya. Ang dami, hindi naman kinapaluto mo. Nananaginip lang pala ako. Laka! Hindi pa ito. Ito isda lang yung aking ano? Puti na lang frito. Sino kakain ng ginisang ampalaya? Buti na lang, panaginip pala yun. Puta. Gusto mo naman, ano, marinig reaction muna ni, ano, a ladies first muna tayo kay Blissful CJ. Mukhang nag-enjoy. Nag-enjoy ako dun sa plot. Nag-enjoy ako sa plot. Relate na relate. Ladies and gentlemen, sino ang mahilig sa ampalaya? Sino ang mahilig sa ano? Anong tawag dun? Ano yung first term na sinabi niya? Pumapapel, mapapel, mga ganon. Diba? Parang may darating sa buhay mo, tapos magmamarunong. Marunong na siya na marunong. Pero yun ang problema, panaginip lang pala. Guys, marami nang nabuhay sa maling akala, sa panaginip lang pala. Ayan, check din naman natin yung reality natin sa buhay natin. Parang yung, parang ano, meron siyang lesson talaga. Pero enjoy na enjoy ako. Editing wise, okay siya, hindi ko ito tackle yung ano, yung technical, pero gusto ko yung transition, no? Tapos yung the way it was told, ito yung klase ng video na gusto kong gawin.
Pero nasa isip ko lang siya. Sabi ko, paano ko yung gagawin yun? Kaya gusto ko yung mga video na ginagawa ni Bags. Bags TV. Tapos i-add ko na rin to si, ano nga bang pangalan niya, Sai? Azucena Family Vlog. Azucena Family. Mga ganito yung gusto kong gawin. Kaya sabi ko, paano kayo magiging itsura ko, ano, yung another version of me? Ayan. Gusto ko yung mga ganito. So, para sa akin, yes na yes. Gusto ko yung plot. Gusto ko yung pag ano niya, parang, uy, interesting. Para sa isang babae, very interesting yung mga ganong kwento. O, parang, ay, pumapapel. Ano kayang mangyayari? Yun yung nabuhay yung ano ko, yung diwa ko. So, very good na ano yung sense ko, isa sa sense as curiosity, interest. Oo. Lalo na sa mga babae. Alright, let's hear from Sir Eric. Ito yung classic sample. Napanggit nga niya ni Sai kanina, hindi niya in-expect na makagawa ng ganun eh. Ito yung classic sample ng isang tao na very simple, hindi energetic, hindi lively, right? And pero nakaka-create ng something very entertaining. That's a very classic example. Hindi siya yung talagang, wala siyang mabilis na movement. Walang ganun, walang ganyan. Hindi talaga, walang energy nga eh. Kung papasin. Pero you will be entertained dun sa ginawa niya. No? Dun sa storya, maganda. Even dun sa acting, di ko alam kung sino talent manager na mga kinuha niya. Pero very natural yung kanilang acting. Ang galing. Kumbaga tipong parang hindi pilit. Alam mo yung pag pinanood mo, hindi ko yung tipong makakornihan. Ano to eh, believe ako eh. Napacheck nga ako, sabi ko, isa to sa titingnan kong mga vlog na ginagawa. Nakakatuwa, yun nga, yung classic sample na sinasabi ko sa inyo, na hindi energetic, hindi lively, pero very entertaining, and mauhook talaga yung mga nanonood. Very yeah. Good, and ang galing, believe ako, ang galing. Nakakatuwa, may... Yung gusto kong gumawa ng ganun eh kasi gusto ko ilabas yung alter ego ko eh. Kailangan palabas yung aking alter ego through kind, di ba? Oo, no, yung mga ano mo, mga split personalities na nakatago lang. Personality ako pag lasing and pag nasa bundok ako. And gusto kong palabasin yun ng natural. Ano na pwedeng lasing, pero gusto kong i-video yung alter ego ko. I'm a very different person pag lumabas yung alter ego. Pag lasing ka sa live, kuya. Pwede ba yun? Tapos i-replay mo. Yeah, actually, yung mga alter ego ko, nare-replay ko sa utak ko eh. Kaya kilala ko yung sarili ko pagkaiba ko eh. So, natutuwa ako na gusto kong i-video yung ganun eh. Alright, Chin Mamucho. Okay, very entertaining talaga to para sa akin. And just to be for clarity, si Azucena Family Vlogs ay also si Inday Buba, diba? Okay, so ano, Inday, tawag dito, I really like yung dalawang characters, especially nung ano, nagkakaroon sila ng dialogue. It's a little bit long-winded sa akin, pero it's natural kasi in a way, ganun sila magsalita, yun ang speech pattern nila eh. Ang pinagagusto ko yung twist eh. Kasi sabi ko, taraginip lang pala, okay. Ang hindi ko na-realize, pati pala yung bili nung niya, taraginip din. So it's like, okay. So, ano tawag dito? It's like, oh, everything is just a dream, pati pala yung gagawin niya. Pero, it's informative. Kasi, ano, what I like about it, na nagluluto siya, this is more of a personal, ano nga lang sa akin, she sounds like yung ano isa sa mga aunties ko pag nagluluto at tinuturuan kami magluto. Ganun na ganun. So I feel at home na nakikinig ako. And then talaga na-absorb ko yung information. Oh, okay, kaya pala hindi inaano tinatakpan kasi that way para umusok yung pait niya. Tapos yung pag-aangle mo sa camera, it's perfect eh. Ganun talaga mga usually mga ibang cooking channels talaga, patapat na pababa para makita mo yung buong ano kawali. Hindi yung hawak-hawak mo yung cellphone mo tapos nagluluto ka. Mahirap yun eh. So talagang kudos talaga ako para doon sa ano mo, sa cooking scene mo at saka yung pagsayaw-sayaw mo tapos completely out of nowhere. So I would say keep on it.
I would say na mahihirapan ako kasi I already have a first top 3 from yesterday. Pero mukhang kasama to sa top 3 ko. Yeah. Sabi matindi yung mga ano dito. Humihigpit ang competition eh. Humihigpit ang competition. Yeah. Okay. Ako naman, eh ano ko lang to eh. Yun nga yung ano, napansin nga na nila ni Sir Eric, ni Mama Chuna. Let's start. My reaction can be considered as the common reaction of somewhat ako hindi ko rin kilala to si ano yung si Azucena Family Vlogs. Just recently yung nag-gather ko yung mga videos. Hindi ko rin napapanood tong mga videos nyo at this very moment lang. Ini-scan ko sila just to check on ilang minuto and kailan in-upload just to qualify with the requirements. Kung qualified, hindi ko sila pinapanood. Para ako rin mismo, yung mga reactions ko and comments will become ano, yung parang natural, hindi siya scripted kasi napanood ko na before. Dito sa video na to, gulat na gulat ako. Tama nga no, ang observation ni Sir Eric. This lady is so demure. Ang bungad sa akin was nagsusuklay na parang siya talaga yung head dito sa panay. Kawawa yung mga yaya dito kasi yun nga yung kwento. Now, paglingon ko doon, paglingon ng camera doon sa yaya, siya pa rin. Boom! Paglingon pa rin, hindi siya tumutulong na maglo. Siya pa rin! Yung friend siya pa rin. And, ito ha, the way she created the video, hindi, ito yung sinasabi ko sa inyo, huwag tayong mag-focus on mastering the editing skills. It comes naturally eh. Mamumold kasi to sa during your learning curve. Ang technique lang dito is you just have to be consistent on doing edits. Uh-huh. Diba? Lagi lang kayo mag-create ng content, lagi nyo lang gamitin yung editing tool nyo and mag-improve yan. Why? Kasi mabuboard kayo because memorize nyo yung editing tools nyo and at some point mag-gather kayo ng new ideas para isalpak dito sa video and that's the improvement. And habang papanoorin niyo yung mga previous upload niyo, oy parang mali itong transition na to, itong cut na to, parang ang pangit. So you would parang improve yourselves on this video na gagawin niyo ngayon na parang ayaw niyo na makita yung ganung klaseng mga mistakes on the previous video. This would be better than what I have uploaded. Diyan kayo nagkakaroon ng learnings about your editing skills. And na ano pa, labas pa natin yung manoodin kayo ng mga tutorials about video editing or mga tips, mga ganun. Just observe other YouTubers as well. That is where we are molding ourselves. Ngayon, dito naman, sa video niya, alam ko technicality-wise, meron mga flaws dito because knowing her, hindi siya nakafocus sa edits niya eh. Pero she did a very, very wonderful content using what she can do. Using her yes. level. Diba? The best portion of this is, hindi porket sinabi ko to na wag mag-upload lang kayo na kahit na crappy ang editing nyo, no. Ang nakahatak sa kanya dito is the sense of humor. Alam niya kung saan siya funny. Alam niya i-control yung video niya ang based sa editing niya. Alam niya kung kailan yung mga transitions niya na makukuha niya pa rin yung attention ng mga tao. Yung humorous factor doon na matatawa pa rin kami. So this is one example guys kung if your skills are not yet polished, use your sense of humors. Be natural, be as natural as you can. Gamitin niyo kung saan kayo magaling. There are people na kahit magaling magpatawa, kahit wala pang ginagawa matatawa ka na. Okay? Mga ganun. May mga gifted sa ganun na guys, mahirap magpatawa kaysa sa magpaiyak. Magpaiyak, kurutin mo lang, iiyak yan. Pero patawanin mo yung tao, walang gana sa'yo, mahirap yun. Hirap. Okay? He has this sense of humor. Good job on this video. What I like about this is, although this is a comedy skit type of video, but this is actually a cooking tutorial video. Yes. Okay, this is a video doon sa ano niya, nilagay niya doon. Doon, we've learned a lot na pwede palang ganito ang pagkaluto. And yung sinabi niya na wag nating takpan to the entire time na niluluto natin para hindi makulob ang paet. Yun. Damang-dama ni Kalima.
chismisan pala ano, yung chismisan pala intro pa lang yun. So, parang yeah. Naano kagad yung curiosity natin. Ano, may ganung nagaganap? Tapos yung pala cooking show pala siya. 'Di ba? Yes. Very interesting. Ang ganda ng ano okay. presentation. Basta yung plot, basta na-intriga ako dun sa ano, mapapel na ang palaya. And kung around ako, laro niya sumayo. Sa vlogging nga, di ba? Entertainment factor. Oo nga. Oh. Very interesting. It's disco light. Oo, oh, disco light eh. Ito yung pinaka-best part. Ito yung pinaka-best part. Nabudol tayo lahat. Wala pala talagang nangyari. Doon ako nagtataka is like sana all merong ganung klaseng panaginip na yung solution at saka yung mga bagay na gusto mo malaman sa panaginip pala makukuha. Sana all na panaginip. You've learned a lot in just a dream. Oh, di ba? Oh, I like that. Gusto ko na rin panaginip kung ganun din lang naman. Ang galing. Good job. Point ko dito, you can start a lot of people na even though, regardless on the age, guys, you can still create a wonderful content. Depende lang yan sa paggamit nyo sa sarili nyo. Alam mo yun, yung, if your contents are meant for the audience, then try to make sure that the video for their attention talaga. Yung it's either ma-entertain sila, ma-inform, or ma-educate, or anything that goes around na para sa kanila yung video, ibig sabihin, sila dapat may matutunan, may makukuha dito. What's in it for me? Parang ganun. And so far, guys, majority of the videos has those concepts. Thank you so much for this video. Ngayon, let's move on. Congratulations sa Susiana Family Vlogs. Manalo or kung ano man yung mga resulta dito, panalo kayo. Okay, panalo kayo lahat dito, mga nag-submit because you guys are so talented. Diba? Ang kailangan lang dito is ma-expose lang talaga yung mga videos natin. Of course, majority votes, kung halimbang kayo talaga papalarin, this is a reward of your hard work, yung prize na makukuha dito. But kung hindi man tayo mapapala rin dito, at least a lot of people are aware of what you can do. Kasi na-introduce yung mga channels, yung mga videos nyo. So kahit yung mga nakikinig lang dito, mayroon at mayroon talaga magka-interest na bisitahin kayo. They get curious kasi nag-match ang ginagawa nyong content sa hinahanap nila. Hindi nila kayo mahanap before kasi hindi kayo searchable or kaka-start nyo lang sa YouTube. But in this event, it helps a lot for your videos to be exposed, your channels to be exposed, additional subscriber. Done. All right?